they were going to unbox this Tearaway GoPro 2.0. So ito po yung bigay sa atin ng ating sponsor. So simply nagalihan natin yung lock dito sa likod, then ipull lang natin. Then yan po, makukuha natin yung GoPro natin na buo. So i-twist lang natin yung screw niya dito. Tanggalan natin. Ibigyan natin siya ng ganun. Then, ipumalan natin dyan muna. Then, itong maliit na plastic na to, pwede natin siyang tanggalin kasi hindi natin siya kailangan sa pag-install sa ating bike o kaya sa ating kahit saan yung pwede install. Hindi naman yung kailangan. So, tanggalin natin. So, para ma-remove itong barrel na to, i-twist lang, i-taas lang natin yung sanyan. Then, press this one. And then, pull. That's it. Tanggalin natin yung barrel. Okay, so standby muna siya. Then, sabihin ko lang sa inyo ang mga features ng GoPro Hero 8. So, 12 megapixel na siya. 4K60, 1080. And, meron siya slow-mo, hyper-smooth, time-wrap, and live streaming, live bars, super photo, and meron din siyang GPS. 33 feet below the water. Waterproof po siya. So, yun. Pag in-open natin itong box na ito, makikita natin dito yung mga warranty and sticker ng GoPro and anong mga kung ano pa. Yan, sticker pa siya and warranty. Okay? Then, tanggalin natin kung ano mga laman niya sa loob. So, yun siyang connecting wire. Gagamitin ito sa pag-charge C. C po yung kanyang ano, hindi po yung pangkaraling mong connector. And then, meron siyang isang pangkabit sa helmet. Yan. At saka isang battery. Isang battery. Okay? So, ilalagay na natin yung battery niya. And, paglalagay ng battery is yan. I-click lang natin yan. Then, pag nakita natin yung red part na yan, so pwede natin siya itaas. Yun. Ano ba yan? So, dito natin ilalagay yung memory card. So, ito po yung memory card niya na binili namin sa MOA rin. Sa MOA namin. Ilagay natin yung memory card dyan. Yun, okay? And then, yung battery ilagay na rin po natin. Kailangan yung battery nakaharap sa GoPro, dapat magka-label yung name niya, dapat magka-label. Okay. So yan, pumasok na yung battery. Then saan natin ilalak ulit siya. Yan. Okay na po. So tanggalin natin yung sticker. Yun. Okay. And try lang natin i-power na siya. Yung po yung power niya. Ito po yung kanyang control din po yan. Ito din po gamitin. Isa nga po pala pahabol. Itong charging port niya na dito rin pala po katabi ng battery. Yan po siya, charging port. Okay. So isa lang naman natin at testingin natin kung magpa-power on siya. Ayan, kung narinig nyo yung dalawang tutut na yun, yung sabihin magpapower na siya. So yan, so ngayon po ikukunik natin yung ating GoPro sa ating cellphone. So sa pagkunik lang, kailangan nakakunik yung naka-open ng ating Bluetooth. So open natin yung Bluetooth natin. Then, punta tayo sa GoPro app. GoPro app po, matadownload natin yan sa Play Store. Open natin yan. Then doon sa ating GoPro, i-click natin yung settings. Ito tayo preferences. Then sa cellphone, i-click natin yung
camera sa upper left corner. Then connection, connect device, GoPro app. Yeah, then connect GoPro app. So, nakakonnect na yung ating GoPro sa ating cellphone. Then pwede na po natin gamitin yung ating GoPro sa pag-vlog. So, yun lang po at maraming salamat.